Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And today's vlog ay gagawa po tayo ng isang panibagong video. I have also social media platforms. You can visit anytime. You can visit also to my Facebook page. Pakipollow na lang po guys. At saka sa aking TikTok account. And then sa aking Instagram po guys. Thank you once again po guys sa pag-follow po. Without any further ado guys, mga kachuyas, let's start our video for today. Paano po ba ako na-monetize? Kung babalikan po natin yung time na yun guys, I start in YouTube. Nag-start po ako sa pag-YouTube, pag-vlog. Noong last year po guys, May 9, nagsimula yung account ko po. But in May 31 is my first upload po ng video. Pag-start ko na po is, napakahirap pala po mag-vlog. Honestly, sobrang dami ng mga vloggers ngayon, all over the world. Lalo na sa pandemic po guys, dumami po ang mga vloggers o mga content creators. Dumami po sila dahil sa walang trabaho o ginawa lang po nilang libangan ang pag-YouTube. I am one of them. I started my YouTube channel in the month of May. I started sa pag-vlog. At lalo na po sa akin po guys, ay Bisaya. Marami na sasabi na pag-Bisaya is mahirap talaga mag-Tagalog. Honestly, hindi lang po ang audience ko o mga Bisaya, kaya kinakailangan ko rin mag-Tagalog para maintindihan po ako ng mga Tagalog na manonood. As a content creators po guys, mahirap po talaga ang gumawa ng content. Yun yung pinaka-unang mahirap na gawin po talaga as a content creators. Kung nakita nyo po sa aking mga videos guys, kahit ano-ano na lang po ang na-upload. Pero yun po ay isang kamalian sa atin ng mga vlogger. Kasi kung madami po guys, sadyang mahihirapan po maintindihan ng mga subscriber nyo po kung ano po yung mga ina-upload natin. Kaya po guys, nag-start po ako noong month of May. Storytelling na po tayo guys kung paano po ako na-monetize o paano ko po na-reach yung 1K subscriber at saka yung 4K watch hours. Yun po yung pinakamahirap po talaga po guys as a simple or content creators like me. I'm so very happy po guys, may napasukan po ako ng mga page, Facebook page ng mga YouTuber. Honestly po guys, nakikipagsabtusa po ako at the very beginning. Nagsimula po ako sa 0 subscriber, and then gumawa po ako ng 5 channel na may subscribers din. At yun po yung dinagdag ko po sa aking YouTube channel, at least meron akong 5 person sa aking YouTube channel na nagsubscribe. Pero ako lang din naman yun. What I did is, how to reach 1K subscriber. Ang ginawa ko po guys, yung mga best friend ko po, meron po akong 1,000 plus friends in Facebook. I just only shared my link to them. Tapos sabi ko po ako sa kanila, subscribe na friends, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. Ganun po guys, nadagdagan po siya ng kahit mga 80 subscribers from my Facebook friends. Sabi ko talaga na mahirap po talaga magano. Then, umasok po ako sa isang Facebook page. Doon po guys, meron nagsasabi na sub to sub. Ayan po guys, nakaabot po ako ng I think 200 subscriber in just 2 months po guys, doon po sa Facebook page na po yun. Doon po ako nakakuha ng 200 subscribers, naging 280 po ako. Then pumasok po ako sa mga GCs ng iba't ibang klaseng GCs po guys. At doon nadagdagan po ang aking subscriber count. Then, kasi mahirap po talaga na katulad natin as a small content creators na magpaparami na subscriber kasi walang nakakakilala pa sa atin. Kita po ay mga bago pa lamang. Kaya po guys, nahirapan po talaga ako noon. Then, anong ginawa ko po guys, sabi na nila pumasok ka sa mga live stream kasi yung dati po guys, hindi pa mahigpit yung live stream. Pumasok po ako sa live stream, nagpapalitan po din kami doon, nanonood kami ng mga videos nila at nagpa-follow din po kami sa kanila. Ganun po yung ginawa po namin guys. At doon po guys, nakaabot po ako ng 700 na subscribers. Di sobrang saya ko na po kasi naabot ko na po ang almost half. And then, in the month of October, to make the long story short, pagdating po ng October po guys, doon ko na po na-reach po yung 1K na subscriber. 5 months po pala, doon ko na po na-reach yung 1K subscribers po guys. Sobrang saya ko po talaga na na-reach yung 1K bananas. Yung 1K bananas po guys is the one requirement of the from the YT.
before ma-monetize o ma-approve po yung YouTube channel nyo, ay maabot ang requirements, which is ang 1K subscriber at yung 4K watch hours. Then, nandito na naman tayo sa watch hour. Yung watch hour po guys, within 5 months po siya, nakaabot na po ako ng 2,000. Yun po guys, nakaabot na po ako ng 2,000 at that time. Sobrang hirap po kasi talaga abutin po yung watch hour. Pumasok po ako sa GC na tinatawag namin watch to watch. Nanonood po kami sa mga videos ng mga kasamahan namin. Ayun po guys, no, nag-increase po ang watch hour ko rin. At in the month of December po guys, yun po ang ginawa po namin. Pumasok po pa rin ako sa watch to watch at sobrang hirap po talaga. Kaya ang sabi ko po sa inyo guys, make your content as quality. Kasi ma-hit po natin yung algorithm po guys at saka niche ng mga tao nanonood. Possible po na ang ating mga videos ay i-recommend ni YouTube. Yun po guys, yun po yung ginawa ko po. At saka napapatulong din ako sa mga kasama ko po guys. May mabait rin akong kasama na siya po ang tumulong sa akin upang ma-reach ko po yung 4K watch hour. And then sabi mo kasi nila guys, in January, by January, ito po kasi yung rumors na mag-iiba na po daw ng requirements si Lulu by the month of January in 2021. Kaya sobrang, though rumors lang po siya, means hindi po totoo, pero ginawa ko na lang siya as totoo para maging mainganyo pa po ako to pursue ang passion ko pong pabablog. Then, in the last month, naglalagasan na po kasi ng watch hour noong time na yon. Lagasan po ako ng 1,000 watch hour na biglaan lang po guys. Kaya natagal lang po ako nag-apply noong December. And then in the month of December, date in, alam ko po yung date na yon. 31 nag-apply po ako kasi na-reach ko na po yung 4K watch hours in December 31. Ano pong ginawa ko po guys kung paano po ako na-monetize is noong January 2 po guys, nag-email po sa akin si YouTube na ako daw ay nakaabot na po sa 1K subscriber and then 4K watch hour. Means, pwede na po ako maka-apply sa monetization or YPP program. And then pagtapos nun, nilinis ko po yung lahat. Yung mga reels content, dinilit ko na o binura ko na po. Yung thumbnail, I changed my thumbnail na hindi po siya against the community guidelines. And also the title. And then, yung mga may copyright claims ko po guys, is mas mabuti na tanggalin na lang po natin yung mga music or i-mute or atin pong replace music po guys. Yun po yung ginawa ko po sa YouTube channel. Holidays season po kasi yun, kaya po natagalan po siguro pag-approve yung step 2 ko po. And step 3 po guys is on January 4 nag-email na naman si YouTube sa akin na congratulations, your YouTube channel is accepted to YPP program. Yes! Monetize na po. Monetize na ang aking YouTube channel. Ako po na small content creators ay by God's grace, almost 8 months po ako guys na monetize na po yung YouTube channel ko po. I am so very happy po guys na nakikita ko na po na yung effort, yung time, yung lahat ng mga pinaghihirapan niyo po sa YouTube channel ko ay may ganti na po. Nakikita ko na po na mayroong ads yung YouTube channel ko, kumikita na yung YouTube channel ko. Ayan po guys. Kaya I'm so happy na I reached my 4K and watch hour requirements ni Lulu at na-monetize po yung YouTube channel ko po. Sa mga aspiring YouTubers, kung kayo po ay nagsisimula pa lamang, gumawa lang po kayo ng content daily kung kaya niyo po mag-edit daily. Kahit 10 lang pong views po guys, continue lang po. Kasi balang araw po guys ay dadami at dadami din ang viewers natin. Kaya po guys, I'm so happy also to my subscribers na yung sumusuporta po sa aking YouTube channel. Ngayon po guys, I'm so very very happy na kumikita na po yung YouTube channel ko po. Thank you once again for watching. I hope na sa mga aspiring YouTuber na inspire ko po kayo. Huwag kayo po mag-stop. I-passion niyo po kung as a content creator o pabablog, continue lang po. Thank you for watching. Huwag kalimutan pong i-subscribe. Paki-hit na rin notification bell. Subscribe na rin kung ikaw pa ay bago pa lang sa aking YouTube channel. Thank you once again for watching. Bye-bye!